Tayo'y manalangin. O aming Diyos, muli ang aming pong pagpapakumbaba at pagsusumamo sa inyo sa gabing ito, sa huli naming paglapit sa inyong paanan. Ang aming paninikluhod, paghingi ng tawad, paghingi ng paumanhin at ang aming desire na matuto at lalo pang lumalim sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. At ngayon, ang Banal na Espiritu, siya po ang aming hinihiling na siyang magturo sa amin habang kami ngayon ay uupo sa inyong paanan. Sa iyo lamang po ang kapurihan, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo ay nasa 1 Peter chapter 2 verses 18 to 20. So sabi ko nga, bago tayo magbabasa, itong chapter 2 verse 13 hanggang chapter 3 verse 7 ay ang ating duty bilang isang Kristiyano, yung ating pagpapasakop o pagsunod, yan, ating pagsasubmit. So ang ating inaral kagabi ay yung submission to civil authority. Ngayon naman, ang ating aaralin is yung submission ng mga slaves sa kanilang mga masters. Okay? At ating titingnan ngayon ay ang verses 18 to 20. So itong submission to slave to masters is from verses 18 to 25. So, hahatiin ko itong dalawa kasi ang una is we are to submit itong mga slaves, itong mga household slaves ang ating pag-aaralan ngayong gabi. Yung pangalawa is yung example ng ating Panginoong Jesus sa kanya namang pagpapasakop, okay, sa kalooban ng kanyang Ama. Okay, so verse 18 tayo. Slaves, submit yourselves to your masters with all respect, not only to those who are good and considerate, but also to those who are harsh. For it is commendable if a man bears up under the pain of unjust suffering because he is conscious of God. But how is it to you, how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. Ayan. So, pagtitingnan po natin ito, parang malapit ito dun sa turo ni Apostol Pablo naman, doon sa ating inaral sa Book of Ephesians, sa chapter 6, verse 5, ang sabi doon, "Bondservants, be obedient to those who are your masters, according to the flesh, with fear and trembling, in sincerity of heart as to Christ, not with eye service as men pleasers, but as bondservants of Christ, doing the will of God from the heart, with goodwill doing service as to the Lord and not to men, knowing that whatever good anyone does, he will receive the same from the Lord, whether he is a slave or free." And may katuloy yan, patungkol naman dun sa mga masters, "And you masters, do the same things to them, giving up threatening, o yung pananakot, knowing that your own master also is in heaven and there is no partiality with him." So dito kay Apostol Pedro, kanyang ini-exhort, okay, sa kanyang sulat yung mga slaves at ating napag-aralan yan na doon sa mga unang talata, okay, patungkol diyan sa slaves, sa doon sa chapter 1 verse 18 to 19,
na ating makikita yung sa loob ng iglesia ay may tatlong klase ng tao. Yung mga slaves, yung mga alipin, o yung mga freemen, okay, yung mga amo, o yung mga taong hindi naman sila naging alipin, at yung mga freedmen, yung mga alipin na ngayon nabigyan na ng laya. So ngayon, sinasabihan ni Apostol Pedro ang mga alipin ito. These are mga household helps o kumbaga sa atin, mga katulong sa ng isang pamilya, sa isang bahay. Ayan. So, sa atin, sa panahon ngayon, sa 20th century or 21st century, ang hirap maintindihan ang slavery nung panahon nila sa ancient world. Kasi ang talagang ating kumbaga na tanggap na pagkakilala sa slavery is yung mga nangyari noong panahon ng mga American Civil War o kaya nung panahon na kung saan kinukuha yung mga African people at dinadala sila sa Western world at ginagawa silang slaves. At yun ang ating tingin. Kaya nga ngayon, sa panahon natin, ang salitang slave ay hindi maganda. Kaya marami sa mga modern thinkers o kaya itong mga advocate ng anti-slavery, ayaw na ayaw nila ang Bible kasi sa Bible, tinuturo doon, gaya ngayon, inaaral natin na dapat ang mga slave ay mag-submit sa kanilang mga masters at lalo itong sinabi ni Apostol Pedro na bigyan pa sila ng respeto itong mga amo na ito. Not only to those who are good and considerate but also to those who are harsh. Pati yung grabe kung magtrato. Yan ang ayaw ng mga advocate ng anti-slavery sa panahon natin ngayon. Okay? Although si William Wilberforce noong 1850s yata yun, ay kanyang kumbaga naging kanyang alituntunin, okay, na alisin talaga ang slavery nung panahon nila kasi hindi nga maganda, hindi tama. Pero nung panahon ni Apostol Pablo at Apostol Pedro, yung slavery actually maganda. Sa ancient world, sabi nga yung mga slaves, they have fairly normal lives. Nag-aasawa sila at yung asawa nila ay kasama nila sa paglilingkod doon sa kanilang mga amo. So, pagtitingnan natin yan sa tayo mga Pilipino, ay naintindihan natin yan kasi marami tayong mga kababayan na naging domestic helper sa ibang bansa. So sila ay naninilbihan doon. Okay? At dito rin, kahit dito sa ating bansa, ay sa kakaiba ito sa Western world, sa Amerika, na kung saan doon, ang pagka magkaroon ka ng katulong, sabihin, mayaman ka, mayaman ang mayaman ka. Kasi ang mga Americans, mga Europeans, sila-sila ang gumagawa ng lahat. Wala silang mga katulong sa bahay. Samantalang tayo dito, kahit na ordinaryong pamilya, ay meron tayong mga kasambahay. Meron tayong nakakasama at nakakaya nating swelduhan. Okay? Pero nung panahon ni Apostol Pablo at Apostol Pedro, meron talagang mga slaves na nagtatrabaho sa kanilang mga amo at yung mga amo nila ay mga hindi believers. Kaya ang tinutukoy ni Pedro dito is that yung mga slaves, mga alipin na nakakilala sa Panginoon, na sinasabi nila, sumunod pa rin kayo dyan sa mga amo nyo kahit na yung mga amo nyo ay mga hintil or mga pagano or mga Romano at hindi nakakaintindi ng patungkol sa ating inaaral sa salita ng Diyos na
maging pantay, maging mapagmahal, maging kind, okay? Mga ganon. So sabi, patuloy pa rin. Pagsilbihan nyo pa rin kahit na sila ay, kumbaga, grabe sa kanilang pagtrato sa inyo. Bakit? Kasi yun ang sabi ni Apostol Pablo rito. For it is commendable if a man bears up under the pain of unjust suffering because he is conscious of God. Meaning to say, ikaw isang alipin, maganda ang pinapakita mo sa iyong amo kahit na yung amo mo ay hindi ka gaanong hindi tinitingnan yung mga mabubuti mong gawa at bagkus ay lagi siyang galit at kumbaga harsh yung treatment niya sa iyo. Sabi nga, ang focus mo is hindi ginagawa mo to para dun sa amo mo lang, kung hindi sa ating Panginoon na siya ang pinaka-amo nating dalawa. Tayo na slave at yung amo natin na, sabi nga ni Apostol Pablo, na sabi nga, both the slave and the master is under the rulership of the true master who is in heaven, which is the Lord Jesus Christ. Okay? So, yun ang pakiusap ni Apostol Pedro sa kanyang mga babasa ng kanyang sulat na ito. Na pag nabasa nila ay mababaling ngayon yung kanilang atensyon sa Panginoon at hindi doon sa mga harsh treatment na kanilang tinatanggap. Okay? Now, pangbalansi lang, kung ikaw naman ay isang amo at ikaw ay Kristiyano, eh yun yung aking binasa na sabi, wag na wag din naman na abusuhin mo yung pagiging amo mo to the point na hindi ka na nakikitaan ng tama, okay, o yung aral Kristiyano o buhay Kristiyano o behavior ng isang Kristiyano o karakter ng isang Kristiyano. Bagkus dapat ay ganun din kung ano yung sinabi ng ating Panginoon patungkol sa mga alipin, sa kanilang pagtanaw, sa kanilang mga amo, ay ganun din dapat yung amo na maibalik niya yung pagtanaw doon din sa kanyang mga alipin. Ayan. Sapagkat sabi nga, we will give an account to that one true master, which is the Lord Jesus Christ. Ayan. So sabi ko nga, nung panahon na yon, may mga amo na mababait kahit hindi pa sila Kristiyano at kanilang itinuring na nakapamilya yung mga kanilang kasambahay o katulong. Okay? At yun ang maganda. Pero meron at meron pa rin umaabuso at yun nga ang hindi nga maganda. Pero nasa sa alipin na yan na huwag niyang tingnan yung ginagawa sa kanya as something na parang parusa, kundi ito ay kanyang maikokonekta dahil mismo ang kanyang Panginoon na ating aaralin ito bukas, yung example, ay si Kristo mismo ay, kumbaga, naghirap. Siya rin ay dumanas ng pangungutya, okay, ng mga harsh treatment doon sa mga hindi lang mga Fariseo, okay, mga Saduceo o mga Hudyo, kundi mismo sa mga Romano na talagang umabot pa sa kanyang pagkapako sa krus. Okay? So sabi nga, suklian nyo bilang mga alipin na ipakita nyo yung kabutihan, yung kasipagan nyo, suklian nyo pa rin ng pagmamahal at pagrerespeto ang inyong mga amo na baka sakali sa paggawa nyo nito ay maakit sila sa inyo at makita bakit kayo ganun at makilala nila ang Panginoong Hesus. So yun po ang punto niyan. Now, sa panahon natin ngayon, meron tayong mga kasambahay, kailangan pakitaan din natin ng maganda, ng maayos. Okay? Hindi ibig sabihin porque tayo amo ay parang trato natin sa kanila ay mga hayop. Okay? Dahil kung ganun, babalik tayo dun sa panahon
nung pagiging slave driver ng mga puti laban sa mga itim, at yan nga ang talagang ipinaglaban ni, sabi ko, ni William Wilberforce para ma-eradicate ang slavery nung panahon niya. At nangyari nga yan. Okay? With the help of God, by the grace of God. Okay? So, para yung mga kumbaga advocate ng anti-slavery sa panahon ngayon, kapag halimbawa na encounter natin sila, at kapag itong mga turong ito ay narinig nila, ay baka sakali maintindihan nila, ah, kaya naman pala. Kasi ito sa atin, maikokonekta natin ito sa ating ebanghelyo ng Panginoon. Sa kahirapan at pagkamatay ng ating Panginoon sa krus at ang kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya't sinasabi niya, kayo na aking mga anak, kung kayo man ay mga alipin pa rin o mga kasambahay, pakita pa rin kayo ng kabutihan sa inyong mga amo. Okay? So, it is the Christian duty to submit and to be loyal to their masters. Kahit pa grabe ang kanilang pagtrato sa inyo. Okay? Kasi nga, anong motivation? Ang motivation, sabi nga rito, it is commendable. Okay? Sabi nga, because of yung ating conscience. Okay? Yung conscience natin, ibig sabihin, nakikita tayo ng Diyos ang ating mga ginagawa. So kung ang mga ginagawa natin ay tama at mabuti, then pagpapalain tayo ng Diyos. Whether in this life or in the afterlife. Now, ibig sabihin, hindi lang tayo kumbaga nagpapakita because of conscience sake, but because of our being conscious of God. Ibig sabihin, conscious tayo, alam natin na may Diyos, at alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos na to. Kaya sabi nga, ang isang aliping Kristiyano ay kahit gaano kapait o kasakit ang kanyang pagdadaanan, at kahit siya ay matreat unjustly, sabi nga, ay dahil sa alam niya na meron siyang kalalagyan. Meron siyang kumbaga foresight, may tinutumbok siya na dito lang yan sa mundong ibabaw. Pagdating ko dun sa kaharian ng Diyos na priniper na aking Panginoon para sa akin, wala na to. Wala na tong mga kahirapan na to. So, ibig sabihin, yung ating kinagagalawan ngayon, temporal lang ito. Kaya nga, tayo, kung ilalagay natin sarili natin dito sa mga slave o dito sa mga amo, ay sabi nga, gawin na natin kung ano yung iniuutos sa atin ng ating Panginoon. Dahil nga, sabi, panandalian lang ito. Kung halimbawa tayo ay kinukutya, tayo ay nahihirapan, tayo ay na-treat unfairly, okay lang. Bakit? Kasi doon sa kabila ay wala na ang mga yan. Bagkus sabi nga, yung mga nag-treat sa atin unfairly, pag sila hindi mga kilala sa Panginoon, eh hindi sila makakasama doon. Bagkus mapupunta pa sila doon sa walang hanggang kaparusahan. Okay? At ayaw din naman natin mangyari sa kanila yan. Kaya nga bilang mga alipin ng mga Kristiyano, nagpapakita sila ng kabutihan. Hindi lang sa dahil nakikita sila ng kanilang amo o lip service lang, kundi dahil alam nila na ang Diyos soberano, nakikita niya ang lahat at kanya ngayon ipagpapalain ang mga taong naghirap at na nagpakasakit dahil sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi diyan, but how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? Kung mali naman palang ginagawa mo, ay dapat ka lang naman parusahan, dapat ka lang naman paluin, dapat ka lang ikulong, dapat ka lang kastiguhin. Okay? Pero sabi, but if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. Kaaya-aya ito. Okay? At commendable sa Diyos.
Kaya nga kung yung panahon ni Apostol Pedro, kahit pa very harsh na sila'y, kumbaga, may iba na kung saan ay dumadating sa punto na talagang makikita mo na meron silang marka ng mga may scar sa kanilang katawan, ay dahil ito sa mga hagupit ng kanilang mga amo. Kasi hindi naman lahat ng mga amo nun mababait eh. Meron din talaga mga matitindi eh. Lalo't pagano pa sila, hindi sila nakakilala sa Panginoon. So therefore, they are treated unfairly and they have that, this mark. And yung mark na yan, at least sabi nga, yung mga marka na yan, yung mga scar, will prove that yung scar na yan ay nakuha nyo dahil sa inyong pagsunod kay Kristo. Dahil sa inyong pagpapakumbaba sa inyong mga master, na sabi nga, ang magiging kahihinatnan nito in the future is indeed blessing for you in the presence of God. At yan, makikita nga natin yan sa Sermon on the Mount. Okay? So, parang ang pinapaalala sa mga mambabasa nito, lalo't tayo sa panahon natin ngayon, ay huwag tayong kumbaga magkaroon ng paghihiganti. Okay? Leave room for God. Sabi nga ni God, vengeance is mine. But rather, ano magiging attitude natin? Ang attitude natin ay itong nakalagay nga sa Matthew chapter 5. Ang sabi diyan sa verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God, or of heaven. Blessed are those who mourn, see, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. And blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. And blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. See? Yung mga propeta, nakita na nga natin, sila'y pinersecute din. Pero sabi nga, ano ang mga, ang kahihinatnan, ano yung, magkakaroon tayo ng reward. Ang mga alipin na dumaan sa matinding mga kaso ng pananakit at paghihirap. Okay? At alam na nga natin, marami tayong mga kapatid na ganyan sa mga ibang bansa, gaya ng North Korea, sa Pakistan, dyan sa mga lugar dyan sa Northern Asia, sa Uzbekistan, Kazakhstan, Azerbaijan, may mga stand dyan, okay? Andiyan kasi si Satan, stand. Okay? So, marami dyan, mga gobyerno at mga tao, kapag nalaman na ikaw ay isang Kristiyano, ay talagang mape-persecute ka, matotorment ka to the point of even imprisoning you or even killing you. Pero sabi nga, ito ang blessing. Blessing natin ng mga dumadaan sa paghihirap dahil sa ating Panginoon, dahil sa ating Diyos, tayo ay bibiyayaan pagdating ng panahon. Okay? So sabi nga, kung papaano trinit ang ating Panginoon sa kanyang trial nung siya nandito sa lupa, at tayo rin ay ganun ang ating mararanasan. Sabi nga, it is commendable, okay, in the sight of God to continue to do good and to endure suffering. Okay? Yung commendable dito is hindi yung suffering, okay, but rather yung ating commitment to God's will. Okay? Yung gawa nating mabuti ay dahil sa gusto nating sundin ang kalooban ng Diyos. At yan ang ating debosyon sa Kanya. Ating debosyon natin sa Kanya, masasapawan ngayon ang ating personal comfort. So, kung tayo man ay komportable ngayon, maalala sana natin sa ating panalangin, yung mga kapatid natin sa Panginoon,
sa ibang mga iglesia, sa ibang bansa lalo na, na sila'y nape-persecute. Sila, nawala na yung personal comfort nila. Sila inuusig. Pero sabi nga, sila'y nakatuon sa kalooban ng Diyos. So tayo, ano dapat ang ating maging attitude dito? Ngayon, wala pa tayong gaanong persecution. Ang persecution natin either within the family or within the office or within our community, pero hindi pa ganung kalala. Okay? Hindi lang tayo papakinggan sa ating pag-iebanghelyo, pero hindi pa tayo to the point na tayo dumadanak ng dugo. Okay? Hindi kagaya sa ibang bansa na grabe dun sa mga lugar na aking nabanggit na kung saan ay may hawak ka lang Biblia ay pwede ka nang patayin. Whether kay isang bata or matanda, walang pinipiling edad. Pag nalaman ikay Kristiyano, pwede ka nilang patayin. Okay? At mismong sarili mo pang magulang ang papatay sa iyo dahil nga sa kanilang religion na kanilang pinagpipilitan. Pero nga sabi ko nga, may mga taong nakakilala sa mga lugar na yan. Sila ay minsan mga alipin na kanilang mga amo. Pero sabi nga, patuloy lang sila na sa kanilang paglilingkod dahil nga it is commendable, okay, in the sight of God. So, tayo, sabi nga, ano ang dapat attitude natin? Kung ikaw ay amo, eh, kailangan magpakita ka ng maganda sa inyong mga kasambahay. At kung ikaw naman ay isang kasambahay, pakita ka rin ng kabutihan para sa iyong amo, whether siya ay mananampalataya o hindi. Because all of these things are commendable before God. Okay? So, dito tayo magtatapos. Purihin natin ang ating Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.